Now, ayon sa Commission on Audit, merong kulang-kulang 1 bilyong piso ang mga unclaimed prices. Sampu na punta yun. Ano pong ginagawa nyo sa mga unclaimed prices? Mr. Chair. Go ahead po. Yes, Mr. Chair, under the charter po kasi namin, the winners have 1 year from the date of draw to claim their prices. So automatically under the charter, it is forfeited. Those prices are forfeited in favor of the charity fund. Okay. Kaya nga. So can I get a record of those monies na unclaimed na nilagay sa prize fund at anong nangyari doon? Paano nagastos yun ng prize sa prize fund? Yung amount ngayon? Kasi ayon sa isinabit ng data ng PCSO, there are total amount na 451 million pesos, 299,155 of unclaimed prices from January 1 to December 1, 2023. Ang laki. Ano ito yung mga prices na ito? Bakit di na-claim? We will submit the list, Mr. Chair, if you will. Kaya po, ano ito mga ticket ito? Bakit di sila na-claim? Anong reason? But most of these unclaimed prices, Mr. Chair, are low-tier prices. I'm sorry? Low-tier. Minor prices po yan, Mr. Chair. Because the ang habit po kasi ng ating mga bettors, pag hindi nakita yung kanilang winning numbers sa bet numbers nila, hindi na nila tinitingnan yung minor prices. Okay. Pero gusto ko pong makita yung paper trail kung paano po napasok sa prize fund ito mga winning unclaimed tickets. Charity fund po. Kaya nga, paano po na charity fund? Yung pag-transfer. Yes. Na talaga na-transfer ito. So, meron kayong record na yan. We will submit, Mr. Chair. At kung paano nagastos yung prize fund na yon. Yes, Mr. Chair. Tama. Okay. Now, mabalik tayo ulit dito sa multiple winnings. Ano po? Gusto ko rin po ang listahan ng mga 3D winners, multiple winners. Kasi wala kayong isnabit sa amin sa iba't ibang lugar. Kasi lumilitaw, parang butuan lang palagi amin nananalo. Tama? We will submit, Mr. Chair. Okay. Go ahead. Mr. Chairman, nabanggit nyo kasi yung unclaimed . So may unclaimed prices. Over the years yun. Over the years may amount na binanggit ni Chairman, 400, magkano po yun, EGM? Over the years, magkano na yung unclaimed natin? Prices. Over the years, billions na po. Billions, tama? Billions, okay, billions. Basta 1 year ang ano, no? 1 year allowance to claim, okay. Ito bang unclaimed prices ay ginamit ninyo for the augmentation of the jackpots? Ito rin bang amount na to ginamit ninyo for the augmentation of the jackpot, especially nung yung last Christmas ninyo na 1.7 billion yata yung inaugment ninyo sa jackpot? Ginamit nyo ba yung unclaimed prices? Nagpupunta po sa charity fund kaagad yan po. Yeah. So you did not use the charity fund for that? No, no. What fund did you use to augment the jackpot prices? The prize fund. Where does the prize fund come from? Ang prize fund po kasi yan, Mr. Chair, meron tayong mga situation na hindi talaga, the winnings combinations are not within the prize fund generated is higher than the actual payouts. So that the bets? Yes. The bets are higher. Okay, for a certain game, umabot siya sa malaking jackpot, but it's ang bets niya generated lampas doon sa jackpot, kahit malaki na, lampas. Kasi over a number of draws yun, di ba? That's correct. So yung excess na yun, they do not go to the charity fund, they go to a prize fund. Yes, Mr. Chair. Anong uses ni prize fund? The prize fund actually, Mr. Chair, is intended niya yung mga situation like if there is a need
to for example to come up with a new game that's possible that can be done or to enhance the prices. Depende po kasi si charity yung, fund sa, si charity fund dependent lang siya talaga sa unclaimed prizes, sa prohibited unclaimed prizes. Yes, doon lang. Doon lang, never sa excess bets. Separate nga sa Mr. Chair yun eh. I know. Kaya nga. So, ang charity fund, na yun yung magandang gawa, di ba? Yun yung magandang gawa. Doon kayo nag-exist actually. Philippine Charity Sweepstakes Office eh. Ang charity fund natin na itinutulong natin sa mga nangangailangan, ito ay talagang nanggagaling lamang sa forfeited prices. And for those sales, the sales po, under the charter natin, we have 30% of the total sales. Okay. It goes to the charity fund. Okay. Ito po yung main. Okay. Supplement so, lang po yung profited. Okay, so yun yung main. Okay, so yung prize fund pala ninyo, excess bets na yun, less 30%. Tama ba? Yes, taxable po yan. Na yung 30%, sabi mo po, pupunta sa charity fund eh. 30%. Tama ba? Yeah. Total bets, certain game, certain draw. Okay, kaya para klaro ah. There's a draw for a certain game, a certain date. Draw, may draw sa date. Yes, Mr. Chair. Total bets generated nung draw na yon, 30% non pupunta sa charity fund. Is that correct? Yes, that's correct. After deducting the 2% after deducting printing cost, Mr. Okay, after deducting printing cost, yes. So, yun lang yung dinededuct, 30% charity fund. Yes, that's correct. Kaya nga pwede nyo nga masabi sa mga mananaya na talagang portion ng taya mo pupunta sa charity fund. Tama? That's correct. Tama. Just maintain that. Kasi isa yun sa mga justification na iniisip ng mga mananaya eh. Na at least baka katulong kami. Tama? Yeah, that's correct. Oh. Mr. Chair. So may direct pala 30% after deducting the 2%. Okay. Has there ever been a grand a jackpot prize na forfeited? Marami pong instances. Malaki. Yung jackpot talaga. Jackpot talaga in the 6 DJ in the 6 in the jackpot slash, game. 642, 645. 642 to 658. Has there ever been a grand jackpot prize forfeited? Yes, Mr. Chair. Meron din pala. Meron na po. Ibig sabihin ang claim. Hindi po nakapag-claim. Millions ito. Millions. Yeah, meron pong 100 millions eh. Ano? Based on, for the first several years, may mga ganyan po instances. Hindi nakapag-claim ang jackpot. Bakit si Jack po kayo nag-advertise? Ba't niyo po sinasabi sa public? I understand. We did advertise, Mr. Chair. No, di ba pag nagdodraw kayo sa PCO sa Channel 4, dapat sinasabi? No? Sinasabi po, Mr. Chair. Nasasabi yun? Ewan ko, baka hindi ko na lang napapanood. Mr. Chairman, what's the biggest jackpot prize na hindi claim? Forfeited. Kumunta siya sa charity fund. Tama? So, ang donor mo doon yung nanalo, actually. Oh, 16. Yeah. What is the biggest in your memory? Wala po exact figure, pero more than 100 million, Mr. Chair. One draw, one jackpot winner, more than 100 million. Na. Pero next time, dapat palagi nyo ina-announce to para mabigyan ng pagkakataon yung winner na, uy, mukhang ilalagay niyo number. Siyempre pag 'di ba nag-block time kayo doon sa sa Channel 4, ilalagay niyo winning numbers. Ina-announce po namin Mr. Chair that yung pong 1 year, they have 1 year to claim the jackpot. I know, ina-announce niyo po, sir. Ang ibig ko sabihin, bago mag-expire, kunyari merong 1 month na lang o 2 months na lang natitira, i-announce po nung anchor, yung nagpa-announce sa pagbobola nung PCS Lotto draw. Ina-announce niya, tapos ilalagay yung numero. Ito po yung mga numerong lumabas, tapos ilalagay kung anong date. Ngayon, you only have 2 months to claim this. Kung hindi, sayang. Para kakalat yun. Yes. Ngayon, sasabihin ng tao, alaga ko yan. Ha. Mukhang yan na atang ticket ko, nakalimutan ko, hanapin niya. Ibig sabihin. Yes, that's a good suggestion, Mr. Chair. Gawin niyo po. We'll do po.